dapat lang ang mga regional director ng BIR and other government agencies, yung mga chief ng legal, chief ng assessment, chief ng collection, at saka yung mga RDO. Kapag hindi po kayo SESO, sir, ano ba yung SESO? Yan ang topic natin. Ipinopropose ko sa mga taxpayer ng buong Pilipinas na mag-file kayo ng reklamo. Mag-file kayo ng reklamo sa opisina ng presidente, sa Civil Service Commission, sa Ombudsman, sa Anti-Red Tape Authority, o samang lugar, pwede rin sa korte, pwede sa Supreme Court. So, itong mga official ng BIR, dapat sila out. Yes, matanggal sa posisyon. Kasi meron ho tayong batas. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, ano ba ibig sabihin muna ng SESO? O, pakita ko na sa inyo kung anong ibig sabihin ng SESO. Para hindi ho kayo nalilito, ang ibig kong sabihin ng SESO ay career. Ayan. Ito po ay galing sa Department of Finance. SESO, career executive service official. Yan, SESO. So meron ho yan sa Department of Finance ng listahan ng mga SESO. Paliwanag ko lang ho sa inyo, ano pa ang benefits kung yung mga RDO, chief ng legal, chief ng assessment, chief ng collection, at saka itong mga regional director ay SESO. Maganda para sa kanila because hindi sila pwedeng tanggalin. May tenure of service sila sa gobyerno. Pero kapag sila ho ay non-SESO, ineligible. Hindi po sila eligible. Ano pa pa to? Eligibility. Yan. Paano ba madaling... ako ho ay isang certified public accountant. Hindi ko pwedeng gamitin yung word na CPA at i-connect yan sa pangalan ko, Emelino T. Maestro. Yan. Tapos, kama, CPA. Ibig sabihin, ako ay pumasa at qualify na pumasa sa board exam, pumasa sa pamantayan ng ating gobyerno at inaalawa ko ng batas na gamitin yung abbreviation CPA to advertise na ako ay qualified accountant. Yun ho yung ibig sabihin nun. Ito namang mga regional director, chief ng assessment, chief ng collection, chief ng legal department, at saka revenue district officer, mga ina-appoint ho yan ng presidente ng Pilipinas. So, pag ina-appoint sila ng presidente ng Pilipinas, walang magagawa yung mga lower rank kung hindi accept. Pero may limitation ho yan. Sila po ay inaccept, kailangan ho sila ay kumuha ng examination para ho sila magkaroon ng tenure of service. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng alisin. Yun ho yung batas. Matagal na hong batas yan. Panahon pa nung former President Marcos at ipatutupad ho ito ng bagong President Marcos. Ito ho yung rule. Naglabas ho ang Office of the President ng Memorandum No. 1. Ang sabi ho dito sa Memorandum No. 1, ina-address ho yung mga non-career executive officials na nag-o-occupy ng career executive service position. So, kayo ay binigyan hanggang July 31 para kayo ay mag-resign. Ito ho, yung may mga makakapalang muka, hindi ho nag-resign. Pero presume na resign na sila para ho yung presidente ay bigyan ho ng pagkakataon na mabigyan ng pagkakataon yung mga SESO na mag-occupy ng posisyon ng mga regional director, chief assessment division, chief legal division, chief collection division, tsaka revenue district officer. So, binigyan sila hanggang July 31 ang nakasulat dito. So, hindi sila umalis. Okay. So, nagkaroon ho ng kaso, sabi ho dito sa Supreme Court decision natin,
binibigyan sila under presidential decree. Ayan, ito po ay presidential decree. Ayan, oh, PD1. Okay. Supreme Court decision ho yan. I dinownload ko lang ho yan sa Law Field. So, inaano ko lang ho sa inyo, ipinararating. At kung kayo ho ay gustong tumulong sa bagong administrasyon, eh mag-file ho kayo ng complaint para matanggal ho yung mga non-CESO regional director, chief legal, chief assessment, chief collection, at saka yung mga revenue district officer na nakakalat sa buong Pilipinas. Mag-file ho kayo ng complaint. Okay? Kung hindi nyo ho kaya, sinasabi ko sa inyo na i-click ho ninyo yung like button dito para matalo ho natin yung algorithm ng Facebook at saka ng YouTube. Maraming salamat to sa pag-click. Okay. So, ano ho, bakit ko, ano ang benefits ho nito? Siyempre, pag wala ho na ho yung RDO, wala na yung regional director na tanggal because non-CESO sila, eh yung assessment ho ninyo, wala na rin. Yung letter of authority nyo, wala na rin. Kasi illegal eh. Eh, pinepresume ng ating batas, itong mga regional director na to, mga RDO na to, eh, alam ang batas. O, di alam nila yung presidential decree number 1. At pinepresume ng ating batas na itong mga RDO nito, tsaka yung regional director, ay sumusunod sa batas. So, kung ang batas ay sinasabi na sila ay hindi dapat mag-exceed ng 12 months sa kanilang position, eh, dapat hindi sila mag-exceed ng 12 months at mag-resign sila. Eh, yun ang sabi ng batas eh. Diba? Eh, yan ang nakasulat. At yan po ay pinatutuhanan ng ating Supreme Court. Ayan po. Pwede nyo ho yung i-download sa Law Field. Ayan, sinasabi ng Supreme Court na kailangan nilang kumuha ng career executive examination. Eh, hindi ho sila kumukuha. Di ibig sabihin, pag hindi sila kumuha ng career executive examination, ayaw nila ng posisyon. Eh, di wag silang hungyang, maghungyangit dyan, maglambitin dyan sa posisyon na yon. Eh, dahil hindi sila qualify. So, hindi sila dapat tawaging regional director because hindi sila qualify. O, katulad ko, sabihin na, eh, CPA ako, hindi ako qualify, di ko dapat gamitin yung pangalang CPA, di ba? Ganun lang ho yun. So, kung gusto ho ninyo, ito po yung mga gagamitin nyo at available ho yan, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung buong file ho, pwedeng nyong hingin. Ah, sa mga makikita nyo ho dyang, mag-text lang kayo. Sasabihin naman nila, o kaya sumama ho kayo sa Ease of Paying Taxes sa aking Telegram. In-upload ko ho yung mga files na ito na pinakikita ko sa inyo. Katulad nito, imposibleng hindi nila alam. At makukuha nyo ho yung listahan ng mga regional director tsaka RDO dito. Mababalidate nyo na sila ay hindi mga nakapasa. Ayan, nakasulat ho rito. Sila po ay merong not to exceed 12 months. So, eh di dapat tumalis na ho kayo dyan, sir. Marami ho yan, sir. Ayan pa. Another, Resolution 619, sinasabi din na umalis sila riyan ng 12 months kung hindi sila kukuha ng CES examination. Okay. So, ako ho, kumuha na ho ako ng certification sa CES at meron ho akong regional director at saka chief ng assessment at saka revenue district officer na irereklamo. Kaya lang, ito po ay kailangan ho ng consent ng taxpayer. Kasi siya ho yung may problema eh. May 100 million deficiency tax assessment siya. At meron siyang letter of authority na pinirmahan ng isang non-CESO regional director, na pinirmahan ng isang non-CESO chief assessment, na pinirmahan ng non-CESO revenue district officer. So, since ito ay pinirmahan ng mga non-CESO, eh illegal po. Illegal po yung letter of authority at illegal din po yung assessment. So, papakita ko lang sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal, yung listahan ho, example, ayan. Ayan, nasa ho, Career Executive Board, Department of Finance. Ayan, may table of contents. O, sinasabi rito,
Ayan, no? Kung ano yung eligible at saka non-eligible. Oh. Nakasulat na rito, eh. Oh. Ayan, no? Oh. Non-eligible. Puntahan natin yung sa BIR para maintindihan ho ninyo kung ano ho yung sinasabi dito. Hanapin lang ho natin. Ayan. BIR ba to? Treasury, BTR. Haba. Ano po? Eh, ito, hindi pala nakikita eh. Yan. Department of Finance. Hanapin natin yung sa BIR. Samahan nyo ako. Ito, para saan to? Yan po ay sa Department of Finance pa rin. Assistant Secretary. Ito po ay March 2022. Hindi pa ho umuupo yung bagong presidente dyan. Ayan o. DOF Secretary. Ito ay para ho sa Bureau of Customs. Ito ho ay non-eligible and eligible. Ayan, nakasulat. Ano ba BIR dito? Tulungan nyo naman ako para makita natin. Ito pala, Bureau of Internal Revenue. Ayan, nasa harapan ho ninyo. Bureau of Internal Revenue. Ayan ho yung mga pangalan ng mga BIR official. Kung makikita ho nyo dyan. At dito, malalaman nyo kung sila ay eligible or non-eligible. Ayan, ang dami rito. Director ng BIR. Ayan, no? So, sila ba ay eligible o hindi eligible? Yun yung tinatanong natin. So, bigyan nyo naman kami ng example. Ay, ito. Ayan, example. Ayan. O, mapapansin nyo rito, yung deputy commissioner, ang pangalan niya ito, eh siya po ay Seso. Ayan. Ito naman, siya na may assistant commissioner, ayan po, siya naman ay CEO. Ayan. Eligible siguro to. Career executive. Ayan, nakasulat din, oh. Eligible. Pero ito, na assistant commissioner, wala siyang nakasulat na status. Diba? So, ito mga taong walang nakasulat status, kailangan nating i-verify kung sila po ay nakakuha na ng eligibility. Kung hindi, meron lang silang 12 months sa posisyong yan at kung over 12 months na sila as of today, katulad ng mga nakuha kong pangalan na mga regional director, chief assessment division, at saka yung revenue district officer, more than 12 months na sila eh. So therefore, may violation na sila ng batas, overstaying na sila dun sa position, so pwede na silang ipatanggal. So with that mga ka-taxpayer, kung mahal, i-text nyo lang po ako kung meron ho kayong concern. At alam naman ho ninyo, naghahanap buhay ho ako, please paki-click lang ho yung like button to beat the algorithm. At may mga serbisyo akong binebenta, nakikita nyo naman dyan, nag-rotate, ano po. So with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, please, tulungan ninyo ang bansa natin. Non-Seso, out! Non-Seso, out! Non-Seso, out! With that, mga ka-taxpayer, kung mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.